Good morning, good morning, good morning sa inyo, sa atin lahat. Isang pinagpala at tunay nga ng Diyos ay ating nakakasama ngayong umagang ito. Kung kayo na sa inyong tahanan, lahat kayo ay pinagpapala po ng ating Panginoon. And tunay nga, ang Diyos ay napakabuti sa atin lahat. Sa lahat ng bagay na ating ginagawa ay nararapat lamang na ibigay natin ang pinakamagandang paglilingkod natin sa Kanya. Kung ito man ay sa pagsamba ng sa Diyos, ito man ay sa pananalangin, ito ay sa pagbibigay, bigay na natin ang pinakamagandang paglilingkod natin sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos ay laging kasama natin at tunay nga ang Diyos ay nariraan na pinagpapala tayo sa lahat ng ating ginagawa kapag meron po tayong tunay na pagsamba sa puso po natin. Alam niyo po, noong ako'y bata pa, mga kabataan na tulad ninyong lahat na ngayon ay nakikinig sa atin, okay? Maaring some of you are young at hearts, or mga adult na po tayo, or kabataan na sinasabi po dyan, meron pong salita na slogan sa Chinese character noon na in-interpret ko po ito na ang sinasabi po dyan, service is our purpose of life. Yan po ay laging nasa aking isipan mula noon hanggang ngayon ay aking dala-dala na naging sinasabing slogan ko para araw-araw ay aking gagawin po. No? So sa umagang ito, I want to ask a question to all of you here who are now listening to this morning watch. How did you offer your service to God and to men? No? Paano mo inoffer yung paglilingkod sa Diyos at sa tao? Ginawa mo ba ang paglilingkod na yan ng tunay na maganda? Yung pinaka-best mo, binigay mo ba sa ating Panginoon at binigay din natin sa ating kapwa at tao? Sa umagang ito, ay ating tatalakayin ang sincerely serve na sinasabi po natin. No? Ang bawat isa sa tanong na yan ay kaya natin sagutin yan. Ngunit ang sabi nga, doing your best to God. No, gawin na natin ang pinakamaganda at pinakamainam na paglilingkod sa ating Panginoon. So ngayong oras na to, samahan niyo po ako sa pagbukas ng ating mga Biblia sa aklat ng Colossas, Kapitulo 3, Versikulo 23 hanggang 24. Colossians 3, 23 to 24. Ito'y aking babasahin po dito. Ang sabi po dito sa English, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human master, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Okay? Pagpalain po ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita. Sabi nga, anuman ang ginagawa natin o ginagawa ninyo ay dapat magaan sa ating kalooban na para bang hindi tayo gumagawa ng paglilingkod na yan sa tao, ngunit ito ay ginagawa natin para sa ating Panginoon. Napakaganda po nito na sinasabi po ni Pablo po rito sa Colossas, Kapitulo 3. So, tingnan natin maigi. Ano po ba ang sinasabi natin sincerely? Oh? Sincerely, word na yan. Ang ibig sabihin po nito ay honest po siya. Honest with truthfulness, genuineness. May genuine po yung ginagawa. Kaya nga, kapag tayo naglilingkod sa ating Panginoon, dapat ay maganda at tunay na nanggagaling sa ating puso ang paglilingkod po natin na sinasabi po natin. Now, quickly, tingnan po natin. I have some keys in sincere service. Number one, always give your best service. Ibigay natin yung pinakamagandang paglilingkod natin sa ating Panginoon. And you can see here in verse 23, whatever you do, work at it with all your heart as it is work for the Lord and not men. Okay?
tayo naglilingkod sa ating Panginoon, ibigay na po natin yung pinakamaganda sa ating Panginoon. No? Magmumula sa puso ang ating paglilingkod ay dahil meron pong pag-ibig po dyan. Alam nyo po, ang pag-ibig at ang paglilingkod ay dapat magkasama po yan upang ilabas po natin yung tunay na paglilingkod na sinasabi po natin. Lahat po tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Maging ikaw man ay nasa bahay, ikaw man ay merong ministry na sinasabi, lahat po yan ay dapat manggaling sa puso natin yung paglilingkod na manggagaling sa ating lahat. And I want you to know this. We should make ourselves available in serving. Dahil kapag ito ay binigay mo sa sarili mo, sa galing sa iyong puso, lalabas ang paglilingkod na talagang tunay at napaganda na dadaloy sa atin lahat po yan. And of course, when you are serving, we are not doing these services because there are some people looking at us, but we do it upon our heart pa rin. No? Sabi mo sa iyong katabi at sa sarili mo, I want to do my service with all my best. Yan. Gawin natin. Maglingkod tayo lahat ng yung buong-buo na manggagaling po sa puso natin. Wala pong kasama. Tanggalin natin po yung maskarang sinasabi. Hindi po tayo naglilingkod sa tao, kundi naglilingkod tayo sa ating Panginoon. No? Number two, sabi nga, God want our best in life, nothing less. Wow, napaganda po nito. Gusto ng ating Panginoon yung pinakamaganda sa atin, sa buhay natin, wala nang iba. Alam nyo, ang pagkakagawa sa atin ng Diyos, lahat ay binigay na sa atin ng Panginoon na ilagay na sa bawat puso ang napagandang paglilingkod na meron tayo. Because all of us, we having that love upon our heart, okay? Sabi nga, mga natalakay natin sa mga nakaraang linggo, paano ka nag-worship? Paano ka nagbibigay? Paano ka nananalangin? At ngayon, tayo ay maglilingkod sa ating Panginoon. Yan ay ating buhay na po bilang Kristiyano na tayo ay maglilingkod ng buong puso. Maglilingkod tayo na walang maskara at katotohanan lamang po tayo maglilingkod. No? I want you to know this, mga kapatid. God deserve your service. No? Wala ka man dito sa church. Hindi man tayo nakapag-ministry, but I want you to know this, your service is still going to be good if we going to do our best for God. Yan po makita po natin na sinasabi po ng Panginoon. At yung pangatlo, sabi nga eh, when we strive to do our best, surely we are pleasing God. Alam nyo po, napaganda. We Christians, we should always please God and not going to please men. Alam nyo, lagi kong sinasabi sa aking sarili, naglilingkod ako sa ating Panginoon, hindi ako nag-please sa matao, ngunit ako, gusto ko lang is to please ang Diyos na buhay na meron tayo. No? So makikita po natin, lahat tayo na naglilingkod sa ating Panginoon, sabi nga, sincerely serve, dapat honest tayo at sinasabing napaganda na paglilingkod ang ating ibibigay sa Diyos na buhay. Alam niyo po, kapag tayo maglilingkod sa Diyos, samahan mo yan ng iyong pag-ibig at ang paglilingkod, sigurado po dyan, maganda ang ikalalabas ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Alam ko mayroon po kayo naintindihan. These are the three keys that I have found in this verse. No? Sabi nga, number one, always give your best in service. Mga kapatid, ibigay mo na ang pinakamaganda sa ating Panginoon. Pangalawa, gustong-gusto ng Diyos na ibigay mo ang best sa buhay mo. Paglingkuran mo na ang Diyos ng buhay ng tunay na paglilingkod, wala nang iba. Pangatlo, kailangan
We strive our best to do it, and also we are going to please God. Amen po ba? Amen. Okay. Sige po. Tayo mananalangin sa oras na ito. No? Sabay-sabay po tayo mananalangin. Kayo na sa inyong mga tahanan. No? Lahat ng mga kasama niyo sa bahay, tayo'y sabay-sabay mananalangin sa oras na ito. Hanggang matapos po ang ating prayer watch ngayong araw na ito, ay tuloy-tuloy po tayo. Okay? Sige po. Ipanalangin po na, manalangin po tayo sa ating mga sarili na magkaroon tayo ng sincerity service for God. Okay? Tayo mismo, ipag-pray natin ang ating mga sarili. And let's be humble to God and ask God for help upang mapaglingkod tayo ng maayos, na mapagbigay tayo ng tunay na honor sa Diyos na buhay. And pray to God for servant heart. Mga kapatid, lahat tayo, we need to pray for servant heart sa puso, sa loob ng puso natin lahat. Okay? And number four, panalangin natin sa ating pamilya na maging matatag ang ating pananampalataya at maglilingkod tayo sa bawat isa. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Sumabay po tayo sa panalangin na aking gagawin sa oras na ito. Ama, maraming salamat po sa oras na ito. Ama, kami po ay lumalapit sa iyo. At itinataas po namin ang aming mga sarili sa iyo sa oras na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami lahat na naglilingkod sa iyo, ay maglingkod kami, O Diyos, ng totoo na nanggagaling sa puso namin. Hayaan mo, Lord God, na meron pong pagmamahal na nanggagaling sa puso namin sa paglilingkod, Panginoon. Lord, dalangin po namin, O Diyos Ama, na kami lahat ay magpakumbaba sa iyo. Magpapakumbaba kami sa iyo, O Diyos Ama, at hingi po kami ng tulong sa iyo na sa aming paglilingkod sa iyo ay tunay, O Diyos, na mabigyan ka namin ng parangal sa lahat ng aming mga ginagawa. Maging ito'y salita, maging ito'y evangelism, O Diyos Ama, sa aming mga pamilya, paglilingkuran po namin, O Diyos Ama, dahil ginagawa po namin ang paglilingkod na ito para sa iyo, dahil ikaw ang aming Diyos na buhay at kung saan kami po, Panginoon, Lord God, ay patuloy na lalapit sa iyo, Panginoon, at maglilingkod sa iyo ng buong puso, O Diyos. Ama, dalangin po namin, Lord God, ang bawat isa sa amin, Father God, kami mga nananalangin sa iyo, O Diyos. Father, bigyan niyo po kami, O Lord God, ng servant heart, O God. Isang puso, O Diyos, Ama, na katulad ni Jesus, na kung saan, Father God, siya ay naglingkod, O Diyos, Ama, sa lahat ng kanyang mga disciple, Father God, siya naglingkod sa mga tao. Ganon din po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Father God, na maglilingkod kami, O Diyos, Ama, ng Lord God, ng isang tunay ng paglilingkod sa amin. Ibigyan niyo po kami ng passion sa puso namin, O Diyos, Ama. Bigyan niyo po kami, Lord God, ng compassion sa puso namin, O Diyos, upang makapaglingkod kami ng maayos at tapat sa iyo, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat din po, Panginoon. Tinataas din po namin, O Diyos, ang aming mga pamilya. Father God, the whole family na aming nire-represent sa oras na ito. Father, I pray, O God, that we will having a strong faith, O God. Panginoon, sa aming sa panahon na ito, O Diyos Ama, na may mga pandemya, Father God, na nararanasan, O Lord God. Marami, O Lord God, Father God, ng pamilya, O Diyos Ama, na nangangailangan, O Lord God, ng matinding pananampalataya. Tulungan niyo po kaming lahat, Father God. Father, dalangin po namin, O Diyos Ama, na patuloy ka, O Lord God, na siyang magagabay sa bawat pamilya, Father God. And we pray, O God, that your Holy Spirit will come, Lord Jesus, upon all the prayer of your saints, O Lord God, right now, Father, in the name of Jesus Christ, O God. Panginoon Diyos, dalangin po namin, O Ama, maging ang aming mga personal na buhay. Ngayon na oras na ito, ipanalangin ninyo ang inyong mga personal na pangangailangan sa Diyos na buhay. Hallelujah, Lord God.
Panginoon Diyos, sa mga personal na pangangailangan ng bawat isa, o Diyos Ama, ay iyong tugunin sa oras na ito. Sa mga nanghihina, palakasin mo, Ama. Sa mga may pangangailangan, ay iyong tugunin ang kanilang mga pangangailangan, o Ama. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you so much, O God. Ngayon, ipanalangin po natin ang church. No? Ang church, pray po natin. You can see, nakalagay na po lahat ng prayer concern dyan. Just continue to pray. While I'm praying, you pray wherever you are right now. Come on, everybody, let's pray for the church. Sa oras na ito, Ama, tinataas mo namin, O Diyos, ang Radiance of Christ Ministry, O God. Panginoon, ang mga anak mo, O Diyos, ay hindi po kami, O Diyos, sa mga nagtitipon dito sa lugar na ito, Lord God. Ngunit nagtitipon ang mga anak mo sa kanyang-kanyang mga tahanan, O Diyos, Ama. Dalangin po namin sa oras na ito na ang iyong mga anak, O Diyos, na naglilingkod sa iyo, Father, the leadership of the church, O God, I pray, Father God, that you will give all of us, O God, the wisdom, Father God, Panginoon, kay Pastor Reggie, Lord God, sa mga pastor, O Lord God, sa mga cell leaders, sa board of trustees, lahat-lahat po ng mga leaders, O God, I pray, Father, that you give us wisdom, O God, doon sa mga nangyayari sa kapaligiran po namin, Panginoon. Father God, na tinatawag ng new normal ngayon, O Diyos Ama, papaano namin, O Lord God, ang aabutin, Panginoon, ang lahat, O Diyos, ng iyong mga anak sa panahon na ito, Ama. Dalangin ko rin, Lord God, ang leadership of Father God. Dalangin po namin, Panginoon, lahat po kami, Panginoon, Diyos Ama, ay gabayan mo, Father God. Father God, I pray, Lord Jesus Christ, that your guidance of your Spirit, O God, Father God, be with all of us, O God, aside from wisdom, O God, Lord, that the leaders, O God, you will strengthen all the leaders, O Lord God, sa ginagawa namin paglilingkod sa iyo, Panginoon, O Diyos Ama, sa pagbibisita man, O Lord God, in online, Father God, or sa pagtawag, O Diyos Ama, by Zoom or any technology, O Lord God, I pray that your Holy Spirit will go and minister upon all the people, O God. Thank you so much, O God. Ama, dalangin din po namin sa lahat ng nagtuturo, Panginoon Diyos. Father, I pray for your anointing be upon all the preacher, all the teachers of the world, O God. And Father God, those using the online, Father, your anointing will flow upon all the preaching online, Father God. Let your Holy Spirit deliver, O Lord God, the life of the word be upon your people, O God, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa mga na inaabot mo ang maraming tao sa pamamagitan ng salita sa mga online, Father, in the name of Jesus. Father, thank you so much, O God. We ask you, Lord God, that you would touch life, O God. Ama, ang buhay ng bawat isang makakarinig sa iyo, O Diyos Ama, ay, Lord God, bigyan mo, Lord God, ng encouragement, O God, sa pamamagitan ng iyong salita. And we pray, Father, maging, O Lord God, ang evangelism and discipleship po namin, Panginoon. Ama, hindi po namin maaabot ang mga tao, O Diyos Ama, sa panahon ngayon, O Diyos. Ngunit, gagamitin po namin ang lahat ng teknolohiya, God, sa pagpapalaganap ng salita, maging ang pag-disciple ng inyong mga anak, O Diyos, ay tuloy-tuloy, Lord God, na Father God, ay ikaw ang siyang makikilala ng bawat isa, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoong Hesukristo, O Diyos Ama. Ama, salamat din po. Inaalala din po namin ang aming bansang Pilipinas, O Diyos. Lord God, dalangin po namin sa oras na ito, kami lahat, O Diyos Ama, ay lumalapit sa iyo at dumudulog sa iyo, humihingi ng tawad, O Diyos Ama, sa buong Pilipinas, O God. We ask the forgiveness, O God, of all the Filipino people, Father God. We stand before you, Lord God. We stand before you, O God, and ask you for mercy.
Your mercy shall flow upon the whole nation, O God. From Luzon, Visayas, and Mindanao, lahat ng mga pulo, O Diyos Ama, ay iyong aabutin, O Diyos, at bibigyan ng awa. At dalangin po namin, Panginoong Hesukristo, maging ang aming mga leader ng gobyerno mula sa aming Pangulo, O Diyos, sa Vice Pangulo, O Diyos Ama, sa Senado, sa Congress, O God, hanggang sa pinakamaliit, O Lord God, na sangay ng gobyerno ay aming dalangin, O Diyos, na tulungan niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga aming mga servant leader, Father God. Dalangin po namin, O Diyos Ama, na tulungan mo, bigyan mo ng guidance, O God, upang ang bawat isa, Lord God, ay maiayos ang kanilang ginagawa, O Diyos, sa panahon na ito, kung paano maglingkod sa lahat ng mamamayan ng Pilipinas. Ama, pinagpapala po namin, O Diyos Ama. Come on, everybody, let's bless the Philippines. Ama, pagpalain mo ang Pilipinas, O Diyos. Hinihingi po namin, O Diyos Ama, ang iyong banal na Espiritu Santo na kumilos sa buong Pilipinas, O God. Pagpalain mo itong bansang ito, O Diyos Ama. Father, dalangin po namin, Panginoon, ang pandemyang ito, O Diyos Ama, ay aalisin mo, Father, at aming dalangin, O Diyos Ama, na muli, Lord God, na maging isang bagong Pilipinas, O Diyos Ama, na punong-puno ng mga Kristiyano, nagbibigay ng honor, nagbibigay ng kalwalhatian sa iyo, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoong Hesukristo. And now, let's pray. Let's pray for those who are sick sa oras na ito. Ipanalangin po natin ang lahat ng mga may karamdaman na kilala po natin. Kung meron kayong alam na mga pangalan ng mga taong nangangailangan ng panalangin para sa kanilang kagalingan, idulog natin sa ating Panginoon yan sa oras na ito. Sabay-sabay po tayo manalangin. I-offer natin ang ating panalangin sa ating Panginoon sa oras na ito. Sabi nga, ang ating panalangin na inihandog sa Kanya ay tunay na sasagutin ng Diyos. Lalo na itong mga taong ito na nangangailangan. Or kung meron mga tao na may mga pangailangan ngayon, ipanalangin din po natin, banggitin po natin ang kanilang mga pangalan. Hallelujah, Lord God. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, Ama. Sa oras na ito, Ama, kami po ay dumudulog sa iyo, O Diyos. At aming, Lord God, tinataas, Ama, mga kapatid po namin na may mga karamdaman ngayon sa oras na ito. Father God, batid mo kung sino-sino itong mga to at may mga pangalang binabanggit sa inyo na dinudulog sa iyong harapan ngayon. Dalangin po namin, Father God, pinasasalamatan ka namin dahil ikaw ang Diyos na patuloy na kumikilos. Ikaw ang Diyos na patuloy, O Diyos Ama, na humahawak sa lahat ng sitwasyon. Father, we pray right now, Lord God. Pinapanalangin po namin sa Pastor Noel sa oras na ito. Patuloy, O Lord God, kami nagpapasalamat dahil patuloy mo siyang pinapagaling, O Lord God, at siya ay alam po namin, O Diyos, na magaling na siya. Father, we thank you for that. And we ask you that you continue to touch his body, Lord God, that you will be glorified in his life. Ama, maraming salamat po, Panginoong Jesus. At naalala din po namin si Karen Kabatbat, O Diyos Ama, sa oras na ito. Ama, siya ay nangangailangan ng iyong tulong, O Diyos. Sapagkat sa kanyang karamdaman ngayon, O Diyos Ama, hindi kaya ng sarili namin, O Diyos Ama, kami ay mananampalataya na ang kanyang katawan ay iyong pagagalingin, Father God. I pray, O Lord God, that you would take away, Lord God, all this cancer cell, O Lord God, that, Father God, the pain, O God, na kanyang nararanasan, O Diyos Ama. Father,
ay aalisin mo ito, o banal na Espiritu Santo. Tulungan mo po siya, Father God. Alam po, kaya po namin pinagkakatiwala siya sa iyo, O Diyos Ama, dahil ikaw ang may karapatan at makakagawa ng kagalingan na yan, O Diyos Ama, sa kanyang katawan, O Lord God. Ama, maging O Diyos, si Ate Eva, huntukan ganun din po, Panginoon. I pray, Father, that you would touch her body, Lord God. Father God, we pray, O God, like Karen, O God, silang dalawa, Panginoon Diyos, ay nagkikemo ngayon, O Diyos Ama. We pray, Father, for your healing to flow upon them right now in the name of Jesus. God, you will touch them, O God, in the mighty way. Father, you said in your word, O God, that by the stripe of Jesus, they are healed, Father. In the name of Jesus Christ. Ama, kiniklaim po namin ang kagalingan sa kanilang katawan, O Diyos Ama. Ama, maging, O Lord God, si Evangeline Gigayon, O Lord God, na mayroong breast cancer, Father God. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, sa kanilang lahat, O Lord God, ang awa mo, O Diyos Ama, ang siyang amin hinihingi na naibigay mo sa kanila, Father. Lord, they are your children, O God. We pray, Father, for your healing, O God, shall flow upon them, O God, in the name of Jesus Christ, O God. Ama, hindi namin sila bibitawan, O Diyos Ama, sa panalangin, Lord God. At sa maging, O Diyos Ama, sa mga kapatiran, O Lord God, na hindi ko nabanggit, O Lord God, at nababanggit, O Diyos Ama, na mga nananalangin ngayon, ay tulungan mo, abutin mo po silang lahat, O Diyos, sa iyong makapangyarihang kamay. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at katapatan sa oras na ito, Panginoong Jesucristo. Ama, tunay nga po, O Diyos, na ikaw ang Diyos na tumutugon sa lahat ng panalangin. Maraming salamat po, Father God, sa oras na ito. It is always yes and amen, O God, Father. Maraming salamat at sa mga nangangailangan, O Diyos, sa may mga pangangailangan din po, Panginoon, maging financial man yan, trabaho, o whatever, Lord God, Panginoon Diyos, tugunin mo ang mga na humihingi sa iyo ng tulong sa oras nito. Maraming salamat po, Father God, that you are answering all our prayer, O God. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa umagang ito. Ay tunay nga po na ang Diyos ay sumasagot sa ating Panginoon. Ang bawat panalangin na inyong inihandog sa ating Diyos na buhay sa umagang ito, sigurado na ito'y nakarating na sa kanyang trono at ito ay narinig ng Panginoon. So maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa araw na ito. At pagpalain ng Diyos ang lahat ng gawa ng inyong kamay sa lahat ng inyong gagawin at sa inyong pamilya, kapayapaan ay mapa sa inyo. Shalom to everyone. Have a nice day. Good morning.